Pagkatapos namin maglinis ni Geraldine, pupunta naman kami ng festival. May mga bibilihin din kasi kami doon. Nagpahatid na nga kami kay Carlos. Sumama na rin yung dalawang bata. Wala din kasing pag-iiwanan sa bahay. Pinilit ko din talaga na matapos yung mga lilikpitin kong gamit dito sa bahay. Dahil isang linggo na naman akong mawawala, pupunta naman ako ng Aklan, sasama ako sa tito at tita ko. Doon naman yung province ng nanay ko. Gusto sanang sumama ng nanay ko papunta doon. Yun nga lang, kailangang matapos yung bahay na inaayos sa Bicol. Eh, hindi siya makakasama. So yun, naikwento ko lang. Charot. Andito na nga kami sa festival ni Geraldine. Kapag taga Muntinlupa ka, ito talaga yung madalas na mall na puntahan. Kaya madalas, dito talaga kami napunta. Dito na nga kami sa Handyman Dumerecho. Bibili kasi kami dito ng lagayan ng plato. Nakakita nga kami ng yellow na knife. Siyempre, attractive siya masyado sa mata ko. Charot. Naka 50% pa naman siya. Pero hindi naman namin siya binili. Bago pa nga ako matukso, nabilhin yung kutsilyo na yon. Dumiretso na kami dito sa talagang bibilhin namin. Lagayan ng baso at plato nga tong binili namin. Meron sanang black, pero mas nagustuhan namin ni Geraldine tong white. Hindi na nga kami umikot, dumiretso na kami dito sa cashier kasi ito lang naman talaga yung balak naming bilhin. Pagkabayad namin, iniwan muna namin siya dun sa may guard. Kasi iikot muna kami ni Geraldine dito sa labas. Masyado din kasing mabigat to kapag dinalapa namin. Sabi ko kay Geraldine, bago ako umuwi ng sukat, kumain muna kami. Dito nga kami sa Tea Live na punta. First time namin parehas makakain dito. Si Geraldine na nga yung umorder ng kakainin namin. Habang piniprepare yung pagkain namin, nagpicture muna kaming dalawa. Ang ganda din ang ambience dito sa Tea Live. Yung foods naman dito, more on sandwich at milk tea. 15 minutes din yung inantay namin bago dumating yung foods namin. Parehas na yung pinili naming pagkain ni Geraldine. Ham with egg sandwich yung pinili namin kainin. Nagkakahalaga siya ng 130 pesos. Then mag-a-add ng 70 pesos para sa milk tea. Sobrang na-miss ko rin talaga to. Sarap na sarap kami ni Geraldine sa sandwich na to. Medyo makalat nga lang siyang kainin dahil sa dressing. Dahil umaapaw siya. Then yung bread niya, na-fry muna siya sa butter. Kaya talagang naka-add siya ng flavor. And talagang nasatisfied kami ni Geraldine. Kahit mahal siya, talagang mabubusog ka rin ng bongga. So yun na guys, hanggang dito na lang po muna ulit yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat kayo lagi. God bless and babush!